Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Lunes sa huling linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay tumingin at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon. Kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig kong isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga mananugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng apat na nilalang na buhay at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon, kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa kordero saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon,
May-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at siyaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoon Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo po ang lahat. At sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Taas po ang kamay sa inyo noong kapag ka naghuhulog sa buslo sa koleksyon ay hindi mababa sa 500. Kaya pala maliit ang koleksyon namin. Sa mabuting balita ngayon, tinitingnan ni Jesus habang nasa templo ang mga tao na naghuhulog ng kanilang alay sa templo. Maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaki at nakita niya itong babaeng balo na naghulog ng dadalawang barya. Ang sabi ni Jesus, mapalad ang balo na bagamat kakaunti ang inihulog, ibinigay niya ang lahat ng nasa kanya. Baka naman mamaya'y barya lang ang inyong ihulog, ha? Ano pong sinasabi ni Jesus? Sinasabi ba ni Jesus na mas magaling ka kapag ka malaki ang inihulog mo? O mas magaling ba pagka maliit ang inihulog mo? Wala po iyon sa laki o sa liit ng ating ibinibigay. Yun ay nasa dahilan ng pagbibigay. At ito po'y pwede nating gawin sa lahat ng ating pagkakataon sa buhay, hindi lang sa simbahan, sa lahat ng pagkakataon habang tayo tumutulong sa iba,
Bakit ka ba nagpapahiram ng pera sa nangungutang? Bakit ka ba nagbibigay sa nanghihingi? Anong dahilan ng paggawa mo ng mabuti? Hindi mas magaling yung nagpautang ng 1,000 sa nagpautang ng 100? Kung maya't maya naman ay naniningil at ipinapahiya ka sa utang mong 1,000. Anong dahilan ng iyong paggawa ng kabutihang iyon? Yun ang sinasabi ni Jesus sa mabuting balita. Wala sa laki, wala sa liit ng ating ibinibigay na tulong. Ngunit nasa dahilan ng ating pagtulong. Bakit po ba kayo gumagawa ng mabuti? Para gawan din ang kabutihan? Bakit ka ba nagpapahiram? Bakit ka nagpapautang? Para maipambaoy mo sa Kanya at magkaroon siya ng utang na loob? Bakit ka ba tumutulong? O bakit ka ba sumisimba? Bakit ka nagdadasal? Kung ang lahat ng bagay na ito ay para ipagmalaki sa sarili na tayo'y mas magaling kaysa sa iba na hindi makagawa nito, sayang ang ating mga ginagawang kabutihan. Ang paanyaya ni Jesus, ang gawang kabutihan na ating ginagawa ay dapat nagbubukal sa ating puso at tanda ng ating pagpapasalamat sa Kanya sa mga biyayang lagi niyang ipinagkakaloob sa atin. Gumagawa po tayo ng mabuti, hindi dahil gusto natin. Lagi po nating tatandaan na ang bawat gawang mabuti ay balik natin sa Diyos sa Kanyang laging kabutihang ipinagkakaloob sa atin araw-araw. Ang ating pagsimba ay dahil gusto nating sumamba sa Diyos, tanda ng ating pagmamahal sa Kanya. Ang ating pagtulong sa kapwa ay dahil gusto nating maging mabuti sa gawang mabuti ng Diyos sa ating buhay. Ang ating ginagawang pagtatrabaho at pagpapagod sa ating pamilya, kahit na madalas hindi tayo napapasalamatan, ay tanda ng ating pagmamahal sa kanila. Anong dahilan ng paggawa mo ng mabuti? Nawa po ay sa bawat gawang mabuti na ating gagawin, pag-unawa, pagpapatawad, pagpapasensya, pagtulong, pagbibigay, nawa ang maging dahilan nito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Wala po tayong kayang ipagmalaki. Wala tayong kayang ipagyabang sa napakalaking biyaya ng Diyos sa atin araw-araw. Tingnan ninyo, kung kayo hindi pa naniniwala, eh kahit ikaw ay lagi ng galit, kahit ikaw ay lagi ng mataray, kahit na madalas ikaw ay chismosa, kahit na madalas ikaw ay madamot, eh tingnan ninyo at sumikat ang araw sa inyo ngayong maghapon, lulubog mamaya. Bakit? Dahil ba mabait ka? Hindi. Dahil mapagmahal ang Diyos. Kaya mga minamahal, sa pagsusumikap nating makagawa ng mabuti para sa kapwa, naway lumago tayo. Pinuri ni Jesus ang babaeng balo, hindi dahil sa kanyang ibinigay, kundi dahil nagbigay siya ng may pagmamahal. Nawa sa bawat pagkakataon, sa gagawin nating kabutihan sa kapwa, magbukal ito sa ating puso, magbukal ito sa pagmamahal. Kay Jesus na atin pong tatanggapin sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, bahaginan mo po ako ng iyong pagmamahal upang ang lahat ng aking gawang kabutihan, ang aking pagtapatawad, pag-unawa at pagtulong sa kapwa ay magbukal sa iisang dahilan sa iyong pagmamahal na lagi mong ibinibigay sa akin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagpapalamo at ang gabi ang malaglag.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mo ang iyong mga utos sa isundin namin kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagbubugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak sa pilay ng palakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad na sana kakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkakalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang paalaala. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang pagtugon po sa patuloy na pagdami ng mga pilgrims at devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, simula po ngayong Disyembre ay dadagdagan natin ang ating pang-araw-araw na misa mula Lunes hanggang Sabado. Nasa screen po ang mga bagong schedule ng misa. At ninanais din nating bawasan ang ilang live streaming upang bigyang daan ang pagla-live stream ng pagdarasal ng Angelus at ng Banal na Rosario tuwing alas 12 ng tanghali at ng Divine Mercy Chaplet ng alas 3 ng hapon. Nawa po'y magabayan kayo ng ating schedule na sisimulan ad experimentum simula ngayong Disyembre. Ikatlo, bilang bahagi po at ang pakikiisa sa ating gabi ng pagbibigayan, tayo po ay may nakahandang Dinner for a Cause ngayong December 10. Ito po isang dinner concert for a cause na naglalayong suportahan ang gawain ng pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na ticket na available sa ating opisina at pamisahan, kayo po ay magkakaroon na ng isang full dinner buffet at full concert mula kay Mito Yunting at ng The Drivers ang kanyang banda, kasama po ang mga natatanging mga awit at ilang kaparian ng Arsidiosis ng Lipa. Suportahan po natin ang gawaing ito at huwag magdalawang isip, natatangi ito sa isang pagmimisyon ng pagtulong sa gawain ng pambansang Dambana. Ikaapat, gayon din naman, bilang bahagi ng ating fundraising project, may mga available po tayong Kapiyo merchandise sa ating mga store dito sa loob ng pambansang Dambana. Tayo po ay sumuporta para makatulong sa gawain ng pambansang Dambana. At panghuli, dahil po sa pagkasira ng tulay dito sa loob ng pambansang Dambana, pansamantala pong hindi nadadaanan ang ating main arch entrance. Kaya po ang mga tao at mga sasakyan ay inaanyayahang dito dumaan sa ating lumang daan at makapag-parking sa mga private parking. Humihingi po kami ng pangunawa at atin pong kasalukuyang isinasaayos na ang rehabilitation ng ating tulay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod nating misa, mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan,
katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasanan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nice nating i-welcome ang mga pilgrims mula po sa Silang Cavite. Kayo po sana ay maging mabunga ang pagbisita sa pambansang Dambana. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Palaging mahalin si Kristo sa kapwa. Salamat sa Diyos.